you the chance to win 1-1-3, guys. Palaboy, ikaw na yung susunod. Nangalit yes. On to the land of Dawn. Of Dawn. Okay, yes, ano yun ito? Natin, ha, in favor mm-hmm. of ranked esports. Yes, and right now, tignan nga natin kung mapapatunayan nga ba ng Newmean Esports na maganda at may laban yung kanilang lineup. Yan, makikita naman natin onto the middle lane, maagang harasan yung nagaganap. Look at that perfect match by the Atlas. Dalawa agad yung trimaan niya. Claude though, tamang ano lang, Art of Thievery lang onto the medium. Speaking of Claude, no, yung Claude kasi na medyo na-nerf na. No? So I think hindi siya ganun kabilis lalakas. No, tignan na lang natin kung paano gagawin. The Art of Thievery's additional attack speed kasi binabaan eh. Medyo malaki yung binaba. Yes, yes. Pero napansin ko doon na early rotation, napansin ko si Tamus dito, ang aga niyang kinot dito sa may side na Newmean Esports, napilitan yung Chang'o na mag-forward and missing out probably mga 50 around 40 gold lang naman. But that, securing muna si Tear Serpent buff nila kasi imbis na manakaw pa, agahan na lang natin yung pagkuha, naiwan dito sa Lingdong Dantes, together with SP, clearing out the Minyuei into the middle lane. Yes, and take note na mas mabilis nakuha nung Claude natin yung kanyang respective purple buff just because of the Farsa na napakalaki ng damage na binibigay. And look at that, Farsa trying to invade pero nakita yata siya ng Louie, kaya naman disengage na lang din pabalik doon sa middle lane. Magkabilang course, no? Kumukuha lang ng kanilang orange buff pero on the bottom lane, lamang yata yung Joked against the Yuzhong. Nahihirapan yung Yuzhong natin umabante. Tama ka dyan, nahihirapan niya ang umabante. Pero bandang top lane na nakakaramdam ako, ah. Gusto sana nila i-clash doon si Marco. Marco? With the dot versus Marco. Kanina pa sila, Marco versus Marco. It's early. Dito, wings by wings, patakas. Masakit niya, nagigigit. Dito ni Dot, which is... Masakit talaga? Nothing. Ling. Pero blame do it. Iwan kina sana agad. Dito, tinanong ako ng crab coin si Das, ah. Si Das pa rin. Disiplina na lang, atras na lang agad. Kasi parating na dito si Atlas. Atlas? Pero Atlas dito? Parang na nahuli. Mm-hmm. Wala nga. Speaking of walang nahuli, no, ang ganda sana ng follow-up. Kaso tapos na yung teamfight eh. Medyo na late ng konti yung tropa natin na si Atlas. Pero anong ginagawa niya dun? Sa loob. Nung bush on to the middle lane. Talaga namang cutting kung gusto with the perfect match, trying to run away. Makakasalubong niya rito tatlong miyembro ng Newmean Esports. Brigado kalagayan niya with the Louie flicker out in habol ng Chicho Dog. Here comes Ting, tumatalo sa pader pero mali yung tinalunan. Here comes Yuzhong though with his ultimate. That is going to be the first blood onto the hands of the Newmean Esports. Medyo maasin yung rotation na ginawa niya dun, Maring Athena. Parang questionable talaga. Look at that, tricks dito flicker out even though inejectan niya dun si Yuzhong. Nandun din pala si PNK natin. Medyo bad news yun. At napansin ko medyo nag-choke doon yung linga. Buti na patay pa rin ang Yuzhong natin. Oh, right. From that, may nagtatanong sa comment section na ban pa si Uranus. Opo, na ban pa si Uranus kaya hindi siya open reach na gamit ngayon sa ating series. Look at that, Marco. Hey, another team fight? Nako, nahuli na naman yata yung ating Atlas pero disengage using the perfect match. Newmean Esports, though, sila yung naka-first blood. Look at the gold. No, nasa kamay pa rin ng Drunk Esports. Just proving kung gaano talaga magkabilis mag-farm ang isang Claude, no? Ang bilis ng pera nila rito. At ang bonus pa kasi dyan, pansinin nyo kasi yung emblem na pinili. Ah! The veteran hunter. And as we all know, nasa ka-retribution ba siya? Pagka nakakapatay siya ng jungle monster, basta na-repre niya yan, may extra 50 gold. At nag-i-stock up ang nag-i-stock up yan. Every time na ma-up yung retribution niya, gagamitin niya yan. Even though yung kahit hindi sa classic guys ha, basta matamaan lang na retribution. Gumagana yung veteran hunter natin. Look at that. Single kill, solo kill for Marco. Meanwhile, dito sa may bandang middle lane, apatayan wings by wings natin. Hindi alam ng Chicho Dog kung saan pupunta. Hindi kaya habulin yung ibon. Pero speaking of habol, inabutan na naman dito yung ating Atlas. Ito yung napapansin ko dun sa Atlas natin. Kanina pa siya mag-isa. Pero ito, delikado lang yung kalagayan ng Farsa natin. Pero wings by wings, taas naman onto the wall. And right now, the turtle is being grabbed by the Newmean Esports. Pero I think magkakaroon tayo ng agawan dito. Nahuli yung dalawang miyembro ng Drunk Esports. Pero look at the basic task na ginagawa ni Burns dito. Pinasok siya nung link. Kaya disengage siya ng draman. Drunk Esports, hindi kinaya ang damage paring dust without the energy dito. Pinipilit mang haras, no? Pinipilit mang zone out. Ay, naagaw yung blue buff niya. Mabanggit ko lang din na secure pa dito ni Dust in the Wind yung ganyan turtle buff. And look at that, Marco trying to chase down pero paparating na dito. Ah, dito nag-teleport. Facing the wind? Dito, pumasok pa rin si Dust in the Wind pero then it's not enough pa nga. Nakakuha
Mlbb. Ikaw sa atas. Oh my god, look at them combos, double kill. Bumawi yung Atlas, minamama niyo ako kanina. It's my time to shine, sabi niya rito. Pero here comes the Yuzong. Hinahabol yung Atlas natin sa likuran, Mr. Direct. Ayan, Ricardo yung kalaga with the slow. Pero disengage siya lang naman, Dragon Tail is not enough para ma-takedown ang isang Atlas. Item check tayo, Maring Athena. Look at them items. Oh my gosh, and look at that. Papunta pa lang ng... Papunta pala ng Blood Dust as dito yung Yuzong natin. Meanwhile, dito sa ating core hero for the side of Drunk Esports, they have the Demon Hunter agad. In terms of core, sakit pa rin at wala pang core damage na ma-item dito ang ating Lindong dati sa inuna niya muna dito yung Raptor Machete natin. Meanwhile, para sa ating Farsa, going for the Farsa? Destiny, pero dito, medyo lamang ang ating Chang'o with the Glowing Wand. Yes, and check mo na rin naman kasi, Maring Athena, no, yung gold nung Claude compared sa Ling, 2-3 against 4-3. 2,000 nga naman kasi talaga. Yung kalamangan, halos doble ng pera ng Ling natin. Yung Ling natin halos paikot-ikot lang, not taking down every kills na nakuha ng kanilang team. 2 kills ng team nila, actually hindi sa kanya napunta. Isa kay Yuzong at isa sa ating Lui. Hindi niya nagagamit dito yung kanyang potential as a core, di ba? Nasasayang ba? Kasi siya yung ano eh, inaasahan nilang damage dealer, pero another impact is going to happen with the Blazing Duet sa damage. Yui might fall down dito, pero maganda yung Higo. Here comes the Zingo with a Feathered Airstrike, securing the kill for Drunk Esports. Si Lasheng, si Estri, hindi Lasheng dito, Bay. Hindi Lasheng. Si Johe, na-pick up niya na naman. Si Chang'o, doon sa may bandang top lane. Oh my. Grabe. Medyo lamang na lamang na ang ating team, Drunk Esports dito, in favor of objectives, pati na rin gold and kills. Ayan, grabe umikot si paring Marco against the Dragon. Look at the damage! Yung item kasi na pinagkaiba nila, talagang lamang na lamang si Marco, kaya hindi kayang taghin. And another Blazing Duet being used. Right now, Benedict with 1-for-1-eye has been taken down by paring Barub. Pumasok yung Ling with his ultimate, trying to run away, pero Marco might fall down. Magic Sarap is not enough. Okay, the granules is not enough. Diba, kanin ang gusto ko dito, sabi dito ni Marco. Pero pansin naman, napaka-useful dito ng ginawa na nag-veteran hunter yung ating Claude. Sa gold pa lang, aga siya nagkakaroon ng items niya. Gamit na gamit niya yung retribution niya, which is a very good deal. Pag pinagsama-sama mo kasi yung 50 gold na yun, malaking bagay na. Malaking bagay talaga. Baka nakabili na rin siya ng golden stuff dito. Then, combo na to with the Demon Hunter and the golden stuff. And look at that, wala pa ko na ang side. Yes, yung speaking of the item ng Claude, eto na yung pinaka-core build eh, sa isang Claude. Ang idadagdag na lang dyan is pampakunat. Yun na lang yung kulang niya. Pero right now, they are taking down the inhibitor turret onto the bottom lane, and Newmean Esports cannot do anything about it. Pupulin ko pa na inaasahan natin na pang-counter sa Claude. Hindi natin maramdaman. Eto, makikita mo naman, the Chicho Dog kumakagat, pero nila lifesteal lang talaga nung Claude natin, yung binibigay niya na damage. And look at that, Barubs na naman dito. RKO! Grabe yung damage of Blazing Duet! Even under the third of Dust, dito Dust in the Wind, nagiging hangin na lang ang kanyang pagpalo kay Barubs. Binabasubal talaga, may mga hyper mo. Tama, nang mamama, binabubal. Nang mamama. Oo, kahit nasa loob na ng pamamahay, no, hinahamon pa rin ng suntukan. Ganun ka. Yung ano na, hinarangan ka na ng guard, pero yung guard natin as the power, hinarangan na pero pinasok pa rin. Pero dito sa may bottom lane, gumusto yung dragon natin as well as Link. Pero look at the damage na binibitawan ng Claude with just the basic attack. Unstoppable force is taking down that Link. Grabe, hindi na kinahi na Claude going for that endless battle already. Johead with the BOD, Tams, endless battle plus bloodlust axe. Compared natin yan sa kanilang katapat, which is yung ating Chang'o. Though yes, dalawa yung core item ng Chang'o dito, which is good. Yung Ling na pag-iiwanan pa rin. Wala pang endless battle hanggang ngayon, Maring Athena. Wala pa ng endless battle. Oh. Tatlong ingredients pa yung kailangan niya dito. And look at that. Gusto simulan dito agad, diba? Rules, Lord natin. This is only the first Lord na may pag-asa dito ang Newmean Esports sa magkaroon ng comeback potential. Yes, but Maring Athena, napakalaking bagay. Even though level 1 Lord, malaking bagay to, no? Kasi makikita naman natin, wala na yung dalawang turret, and the may comeback potential pa nga ba yung ating Newmean Esports dito, Maria Athena? Yes, yes, yes. Kung ma-de-defend nila na maayos, no, the right setup na lang muna sa Luoyi natin.
yung surprise factor ng pag-teleport. Backdoor, baga, yun, backdoor offense ang gawin nila dito. Kaso, Grabe. Max, this is ano, this is the first time pero nakikita